nagre-crave ka ba ng puto flan o nagbabalak na magnegosyo ng puto flan pero lagi kang palpak pag ginagawa ito? Well, para sa'yo ang video na ito. Hello, hello mga moms! Ako po si Mami Irene, ang inyong kusinera. And for today's recipe ay gagawa tayo ng napakasarap na puto flan. Perfect ito for beginners dahil ibibigay ko sa inyo ang step-by-step procedure para sa iwas palpak na puto flan. So tara, umpisa na natin. Umpisahan muna natin sa ating flan mixture. Meron ako ditong 10 egg yolks. Ibibit lang natin ito gently gamit ang whisk. Then we're going to add 1 can ng 370 ml ng evaporated milk. Jersey evaporada ang gamit ko. And mag-a-add din tayo ng 390 grams of Jersey condensed creamer. 1 teaspoon of lemon or calamansi juice. Pantanggal lang ng lansa sa ating itlog. And 1 teaspoon ng vanilla essence na magpapabango sa ating flan. Tapos ay haluin lang natin ito. Alalay lang sa paghalo para maiwasan na mag-create tayo ng maraming bubbles. To ensure na smooth yung magiging outcome ng ating flan, ay salayin natin ito ng 2 to 3 times. Ito naman ay optional lang, nag-add ako ng few drops ng yellow food coloring para lang ma-enhance yung kulay ng ating flan at appealing ito tingnan lalo na kung ito ay pangbenta. Kung napapansin nyo ay may mga bubbles pa ito, no worries, let it stand for a few minutes for the bubbles to subside. And move on muna tayo sa ating puto mixture. Para naman sa ating puto ay gagamit tayo ng 5 egg whites na nakuha natin sa ginamit natin na egg yolk sa ating flan. Then mag-add tayo dito ng 1 cup of sugar, gradual lang ang pag-add habang hinahalo natin ito sa ating egg whites. Naglagay lang ako dito ng 1 teaspoon ng salt, pambalanse lang sa tamis ng ating puto, and 1/2 cup ng vegetable oil. Canola oil yung gamit ko, pwede din na melted butter ang gamitin nyo. 1 teaspoon ng vanilla essence and 3 cups of water. Then, mix everything well. Don't worry kung foamy yung ating mixture dahil mawawala din yan mamaya once na mag-add na tayo ng ating dry ingredients. Now for our dry ingredients naman, sift 4 cups ng all-purpose flour and 4 tablespoons ng baking powder. Sa mga magtatanong kung pwede ba na cake flour o harina ang gagamitin na nabibili sa palengke, yes pwede. But keep in mind na yung absorption ability ng flour sa liquid ay di magkakapareho. Merong malakas mag-absorb ng liquid, meron din namang hindi. So adjust accordingly. Papakita ko sa inyo mamaya yung perfect consistency na dapat nating ma-achieve. At syempre, huwag kakalimutan ang magpapasarap at nagbibigay linamnam sa ating puto ang Jersey powdered milk. 2 sakto pack ang gamit ko. Equivalent nito ay around 8 tablespoons ng powdered milk or 1/2 cup. Haluin lang natin ito hanggang sa mag-combine na lahat ng mga sangkap. Pero huwag panggigilan sa paghalo. Iwasan natin na ito ay ma-overmix. Kung may nakikita kayong buo-buo or lumps, okay lang yan dahil sasalain naman natin ito mamaya. Yes, sasalain natin ito para smooth yung ating puto mixture at makinis yung magiging outcome mamaya. Ganito dapat yung perfect consistency na dapat natin ma-achieve. Di siya masyadong malapot, pero hindi din dapat malapnaw para lang itong tunaw na ice cream. At ngayon ay balikan naman natin yung ating flan mixture. Kung napapansin nyo, after natin ito i-rest, ay wala na yung mga bubbles na na-create natin kanina. I-prepare naman natin yung mga molder na gagamitin natin. So dapat dry yung molder natin. Then gamit ang malinis na tela or paper towel ay i-wipe natin yung pinaka-bottom ng ating molder ng oil para maiwasan na dumikit yung ating flan mamaya at hindi tayo mahirapan na i-unmold ito. Para sa medium size na molder ay 1 tablespoon ng flan mixture ang nilagay natin.
At syempre, huwag kalimutan na baluti ng tela ang takip ng ating steamer. Sa pag-steam naman ay nagpakulo lang ako ng tubig sa ating steamer. Kung napapansin nyo ay below half lang ng steamer yung tubig na nilagay ko. Pakuluan lang natin ito over medium heat. And once na kumulo na, i-set natin to lowest heat setting yung ating kalan. At pag ganito na yung ating tubig sa steamer, kalmado na, saka natin isalang yung ating steamer basket. Then steam for 7 minutes para sa medium size molder, mag-set ng timer para sure. And after 7 minutes ay ganito na yung ating flan. Di pa ito fully cooked dahil kung fully cooked na yung ating flan ay pupwedeng din na kumapit yung ating puto sa ating flan. Kaya mas maigi na half cooked pa lang ito. Saka tayo mag-add ng 1 tablespoon ng ating puto mixture. Then steam natin again for another 8 minutes. Again, lowest heat setting lamang ng ating kalan para hindi mala scrambled egg yung kalalabasan ng ating flan at tabingi yung ating puto. And after a total of 15 minutes, I check natin if it's done. Kung basa pa yung dulo ng stick, extend your steaming time for 1 to 2 minutes, then check again. Pero kung malinis na yung dulo ng stick, then our puto flan is done. Now, alam ko may magtatanong, how about kung large molder naman ang gagamitin? So, sa large molder naman ay 2 tablespoon ng flan ang nilagay ko, then steam for 9 minutes. Again, lowest heat setting lamang ng kalan. Then, after 9 minutes, ay mag-add tayo ng 2 tablespoon ng puto mixture, then steam for another 12 minutes. Palamigin muna ito bago i-unmold. And, tada! Meron na tayong makinis at hindi naghihiwalay na puto flan. Sa paggawa ng puto flan ay dapat mahaba ang pasensya mo dahil medyo may pagkamaari talaga ang puto flan. Pero once nakuha nyo ang kiliti or technique at tamang proseso, ay magiging madali na lang yan. And ready to serve na at syempre pwede ding pangbenta ang ating napakasarap na puto flan. Sana ay subukan nyo din ang recipe na ito at sana ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano kumita ng hindi kailangan ng malaking halaga. Thank you guys for watching and happy cooking! Bye-bye!